Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan sa ating Panginoong Jesucristo at welcome po kayo sa panibago nating araw. Ito pong nagdaang araw ay nakalipas na naman. Kaya magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid at purihin ang Panginoon sa buhay na pinagkaloob sa atin sa mga oras na ito. At magandang umaga po dyan sa Pilipinas at pasimula na naman ang araw itong isang linggo. Purihin ang Panginoon sa ating mga buhay, nawa magpatuloy tayo sa pananalig sa Kanya sa kabila ng may pandemya, hindi niya tayo pinababayaan. Welcome po kayong lahat dito po sa Toronto. Magandang hapon po sa inyong lahat. At bago po tayo magsimula, ay inaanyayaan ko po ang bawat isa na manalangin at magpasalamat sa Panginoon muli bago tayo magsimula. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, muli kaming nagpapasalamat sa iyo upang ikay aming pag-aralan muli at ang iyong mga salita ay maging patnubay ng aming kaluluwa. Maraming salamat sa mga oras na ito sapagkat muli mo kaming tinitipon, nagkakasama-sama kami sa mga ganitong mga gawain upang pag-aralan ang iyong banal na salita. Salamat sa ganitong pagkakataon sa aming buhay na kami ay nagkakaroon ng pagkakataon na magsama-sama sa pamamagitan ng live stream na ito. Patnubayan mo, Panginoon, gagamitin mong lingkod at ganoon din pagpalain mo ang iyong mga anak na makikinig sa oras na ito. At nawa ang iyong salita ay mapanood ng mga tao na hindi pa lumalapit at naniniwala sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa at ang gawain ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Okay, mga kapatid, ating itutuloy ang ating series sa Book of Hebrews chapter 3 verses 11 tayo ngayon. At day 140 na tayo. So ito yung part 3. Hindi pa tayo umaalis sa sa warning against unbelief kasi medyo mahaba-haba pa ito No? Hindi po muna natin iiwanan ito, itong paksang ito. So part 3 na tayo ng ating warning against unbelief. So, ihanda ninyo yung mga Biblia at sundan ninyo ang mga talatang ating babasahin upang malaman natin kung ano ang mga sinasabi dito at ating babalikan ang mga nakaraang buhay ng mga Israelita at titignan natin kung paano sila sumunod at hindi sumunod sa mga utos ng Diyos. Titignan natin yung Hebrews chapter 3 verse 11 muna tayo. At ganito ang makikita natin. Ano pat aking isinumpa sa aking kagalitan? So ang Diyos ang nagsasalita sa talatang ito. Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. At nakakalungkot na sinabi ito ng Diyos sa bansang Israel, no? At ayon sa kwento ng matandang tipan, silang lahat ay namatay sa disyerto. Sa ilang, maliban lamang kay Moises, kay Joshua at kay Caleb. So ang original na nakapasok sa lupang pangako o yung tinatawag na the land of Canaan ay literally ay si Joshua at si Caleb at ang kanilang mga descendants at yung mga anak ng mga sinaunang luwabas sa bansang Ehipto. So kakaunti lamang ang pumasok sa lupang pangako. Kasi si Moises ay namatay yan sa Mount Nebo No? Doon siya kinuha ng Diyos Doon sa bundok ng Jordan. At si Miriam at saka si Aaron ay namatay yan sa disyerto. Ha? At hindi na sila nakarating sa lupang pangako. At dito ay ating pagbabasahin ko mamaya sa inyo yung binigay ng Diyos kay Moises na tinatawag na blessing and curse. Na kapag ka ang mga Israelita ay sumunod sa utos ng Diyos, sila ay pagpapalain. At kung sila naman ay hindi susunod at susuway sa mga utos ng Diyos, sila ay makakatanggap ng parusa o ng tinatawag na sumpa. No, yan ay manggagaling sa Deuteronomy chapter 28. So yan ay ang mga blessings for obedience and curses for disobedience. So titignan natin ang mga sinasabi dito at makikita natin kung ano ang nangyari sa kanila. So dito natin makikita dito sa Deuteronomy chapter 28, ito yung ikalawang sermon ni Moises bago ang mga Israelita ay pumasok sa lupang Kanaan. At mayroong tatlong sermon si Moises sa kanilang lahat.
At hindi nahuli si Moises sa mga paalala, sa mga sinabi ng Diyos sa kanya na sabihin sa mga Israelita. Hindi nagpahuli si Moises sa kanila eh. Sinabi na lahat ni Moises ang nalalaman niya at ang mga sinabi ng Diyos sa kanya upang hindi sila maliko ng landas at manatili sila doon sa daan na ibinigay ng Diyos sa kanila. So ito ay ikalawang sermon ni Moises, itong Deuteronomy chapter 28. So babasahin ko sa inyo yung verses 15 hanggang 68. So maganda yung mga sinabi ni Moises dito at makakatulong din ito sa ating lahat din. Sabi dito sa verse 15, no, however, sabi dito, if you do not obey the Lord your God and do not carefully follow all His commands and decrees I am giving you today. So ang kinakausap ni Moises ay ang bansang Israel. All these curses will come on you and overtake you. At susumpain niya kayo. Okay, ito ay tinutukoy ni Moises ay susumpain ng Diyos kayo. Ang inyong mga lunsod, ito tumutukoy sa mga mamamayan ng Israel. Kapag hindi nila sununod ang inuutos ng Diyos sa kanila o ang kanyang gustong gawin nila, susumpain ng Diyos ang inyong mga lunsod at mga bukid at imbakan ng inyong mga inaning butil at mga pagkaing nagmumula roon. Konting anak ang ibibigay sa inyo ng Diyos, kaunting alagang hayop, mabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin. So yan ang mga curses, ha? Padadalahan niya kayo ng kahirapan, kaguluhan, kabiguan sa lahat ng inyong gagawin hanggang sa kayo'y malipol. So hindi niya kayo aalisan ng salot hanggang sa maubos kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Lilipulin kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng sakit na pagkatuyo, nag-aapoy na lagnat, pamamaga ng katawan at sakit sa balat, matinding init at tagtuyot, ipagkakait sa inyo ang ulan, hahayaan niyang matalo kayo ng inyong mga kaaway. Pahihirapan kayo ng mga pigsa, tatadtarin niya kayo ng galis, buni at pangangati ng balat na hindi mapapagaling. Masisiraan kayo ng bait, bubulagin niya kayo at lilituhin. Anuman ang inyong gawin ay hindi kayo magtatagumpay. Patuloy kayong gigipitin at sasamsaman ng ari-arian ngunit walang sasaklolo sa inyo. Magtatayo kayo ng bahay ngunit iba ang titira. Magtatanim kayo ng ubas ngunit iba ang makikinabang. Kakatayin ang sarili ninyong baka sa harapan ninyo ngunit hindi ninyo matitikman. Aagawin sa inyo ang inyong asno at hindi na ibabalik. Ang mga tupa ninyo'y sasamsamin ng kaaway at hindi na ninyo mababawi. Ang inyong mga anak ay kitang-kita ninyong ibibigay sa ibang tao, ngunit wala kayong magagawa. Masisiraan kayo ng bait dahil sa inyong paghihirap. Pahihirapan kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng bukol sa tuhod at binti. Hindi niya ito mapapagaling. Sa halip ay kakalat mula sa ulo hanggang paa. Sa mga bansang pagtatapunan sa inyo ni Yahweh ay magiging katatawanan kayo at pag-uusapan. Magtataka ang mga tao roon sa inyong kinahinatnan. Sisirain ng mga balang ang inyong mga pananim. Babagsak ang inyong kabuhayan. Kayo'y magiging tagasunod o alipin nila. Kapag hindi kayo nakinig sa Diyos ninyong si Yahweh at hindi sumunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinibigay sa inyo, magaganap sa inyo ang lahat ng mga sumpang ito hanggang kayo'y lubusang mapuksa. Ang mga ito'y magsisilbing patotoo ng hatol ng Diyos sa inyo at sa inyong magiging lahi magpakailanman. O nakita na natin dito ang mga katunayan, ang mga katibayan na sinabi na ng Diyos ahead of time. Kapag hindi kayo nanatili sa salita ng Diyos, sumunod sa kanyang nais, ay ganito ang mangyayari sa bansang Israel. Alam ng Diyos, excuse me, kung ano ang mangyayari sa mga tao na ito. Alam niya. Kaya nga binigyan niya na ng warning ang mga Israelita na ganito ang posibleng mangyari sa inyo sa darating na panahon. Kaya nga sinabi na ng Diyos sa kanila yung mga sumpang ito. No, nung marinig nito yung mga Israelita, parang ipinakibit-balikat na lang nila eh. Ano?
Para bagang ganito yung sinabi ng Diyos kay Propeta Samuel na humihingi ng hari, no, kay Propeta Samuel. Bigyan mo kami ng hari, ang sabi ng mga Israelita eh. At ang Diyos ay nagalit sa kanila. Yamang humihingi kayo ng hari ay itinakwil ninyo ako bilang inyong hari, ang sabi ng Diyos kay Samuel. Kaya sabi niya, sige, bigyan niyo sila ng hari. At sasabihin ko sa inyo kung ano ang gagawin ng hari sa inyo. At nandoon, ano? At ano ang sabi ng mga Israelita nung sabihin ni Moises lahat sa kanila kung anong gagawin ng hari, na humihingi sila ng hari, no? Aagawin sa inyo ang inyong mga anak na babae at gagawing concubine sa palasyo. Kukunin ang inyong mga pananim na ubasan, ha? At papatayin ang inyong mga mahal sa buhay, at kayo ay isusugo sa gera, no? Ayaw at sa gusto ninyo. Yan ang mga disadvantages ng magkakaroon ng hari. Ano ang sagot ng mga Israelita kay Propeta Samuel? Wala kaming pakialam, sabi ng mga Israelita. Bigyan mo kami ng hari. Inignore nila yung warning eh. Oh, kita ninyo? Ganito rin ang nangyari sa mga Israelita sa panahon ni Moises. Wala man lang pasasalamat ang mga Israelita. Hindi man lang sinabi na wag nawang mangyari ang sinabi ng Panginoon sa amin. Para bagang baliwala sa kanila yung sinabi ng Diyos na ganito ang mangyayari sa inyo kapag hindi kayo sumunod sa utos ng Diyos. Aba, matitindi yung mga narinig nating mga salita na binasa ko sa inyo. Hindi biro yan. Kahirapan yan. No? At gusto lamang ng Diyos sa kanila na manatiling tapat ang mga tao ng Diyos sa kanya. Manatili, hanggang doon lang. At yung obedience ay napakalaga sa paningin ng Diyos, yung pagsunod, yung huwag niyong kalilimutan ng Panginoon. Yun lang ang inihingi ng Diyos sa atin. You know? Pag-isang panahon natin ngayon, ang tanong, bakit tayo nakakaranas ng mga ganitong mga pagsubok sa buhay? Bakit may pandemya? At naging pandaigdigan pa? Bakit maraming namamatay sa virus ng COVID-19? No? Bakit maraming nagkakasakit? Bakit maraming namamatay? Hindi natin alam ang istorya sa likod niyan. Maaaring ang tao ay nakalimot na sa Diyos. 'Di ba? Kung titingnan ninyo bago magpandemya, ang mga tao ay abuso sa sa lahat eh, sa kalikasan. Ha? Abuso sa lahat eh. No? Ang mga tao hindi mahilig pumunta sa mga gawain spiritual. Ang mga tao walang halaga sa kanila ang pananampalataya. Ganyan ang nakita ko dito sa Toronto eh. Ang mga tao walang hilig sa reliyon, walang hilig sa pananampalataya. No, kakaunti ang mga umaattend sa mga services pag-araw ng Linggo. Kakaunti. Bakit ko nasabi? Kapag kami nagta-travel mula sa bahay dito hanggang sa aming church building sa Toronto, mga 45 minutes yan eh. Sumasakay kami ng train, ng subway. Kakaunti ang laman ng train kapag Linggo. Pag yung unang schedule ng pag-alis ng train, alas 8 yan eh, ng umaga. Kakaunti ang laman ng train. No? At kakaunti lamang yung mga may hawak ng Biblia. Ibig sabihin, pupunta sa mga simbahan nila yan. At karamihan ng iba, may dalang bisikleta, may dalang grocery cart, may mga naka-jogging pants, may mga nagbibisikleta ng yung mga cycling short. No? Ibig sabihin, gumagawa sila ng mga ganyang bagay sa araw ng Linggo kasi yun lang ang kanilang ibig sabihin yan, hindi sila pupunta sa church, no? At yan ay pansariling gusto. O ngayon, ang buong mundo, ha, hindi lamang isang bansa, ang buong mundo naghihirap, naapektuhan niya ng ekonomiya. Maraming mga taong nawala ng trabaho, maraming mga tao nagkakaroon ng sakit sa pag-iisip. Bunga ng nangyayaring lockdown ito sa buong mundo. Hindi lang isang bansa ang nakakaranas niyan eh. O ngayon, ang bansang Israel nakaka-recover na, no? At ngayong buwan baka i-announce nila na bubuksan na nila ang travel, ang kanilang airport, at pwede nang pumasok ang mga tourists sa bansang Israel. At basta meron kang 2 shots ng vaccine, pwede kang makapasok sa kanila. No, tourist, babalik na uli ang tourism sa kanila. O sa ibang bansa, hindi pa pwede, katulad ng Canada, hindi pa pwede pa eh. Wala pa kaming batas dito na pwede pang maglakbay eh. Wala pa eh. No, hindi namin alam kung kailan bubuksan ang airport, no?
Meron siguro, pero ay dadaan ka sa maraming mga proseso dyan. So, itong nangyayaring pandemya sa buong mundo, nakikita ko yan eh, napapag-aralan po ang sitwasyon. Maaaring, ito, sabi ng mga, ano, ng mga scientist o yung mga sabihin nating mga dalubhasa, no? Sa pag-aaral ng ano ng tao, yung tinatawag na philanthropology kung tawagin 'yan eh. Ay isang daang taon bago uli na ulit itong world pandemic na ito eh. Isang daang taon eh. So naulit na ngayon sa panahon natin, no? At higit pang napakaraming namatay noong 18th century, no? At halos 50 million to 100 million kung hindi ako nagkakamali ang namatay doon sa pandemyang iyon. No? Halos kapareho ng pandemyang naranasan natin ngayon. So, bakit nabawasan ang populasyon ng daigdig ng mga panahon yun? Kapag nangyayari yan, bakit may mga namamatay? Hindi natin alam eh. Kung ang Diyos ba may kagagawan yan, kung ang Diablo ba may kagagawan yan, hindi natin alam. Pero dito sa sinasabi ng Biblia, kapag ka merong nagawang kasalanan ang mga tao, pinaparusahan sila ng Diyos. No? Nagpapadala ang Diyos ng apoy para sunugin silang lahat. Nagpapadala ng Diyos ng earthquake, no, para lamunin ang mga tao masasama. No, nangyayari yan eh. At mayroong tinatawag na rebelyong espiritual ang nangyayari. Kaya nagkakaroon ng mga ganyan mga bagay. Yan, hindi natin alam eh. Hindi natin pwedeng masisi ang Diyos sa mga bagay na yan eh. Siyang nakakaalam at nangyayari ang mga bagay na yon sa mga bagay na hindi natin nalalaman. No? Hindi natin batid, hindi natin nababasa ang kaisipan ng Diyos. Ito lamang yung sinasabi ng Diyos sa atin na manatili tayo sa kanyang mga daan, sa kanyang daan. Sumunod tayo sa kanyang nais upang hindi tayo maparusahan. Kapag ka ang mga tao ay naging matigas ang ulo, naging matigas ang puso sa paningin ng Diyos, papasok ang tinatawag na disiplina. Papasok ang tinatawag na pagsaway sa kanila upang malaman nila na hindi tinatanggap ng Diyos ang kamalian ng tao. Ha? Hindi niya tinatanggap niyang kasalanan. Kaya nga ginagamitan ng Diyos ng disiplina ang tao para huwag magpatuloy sa kasalanan, sa paggawa ng masama. So titignan natin, pag-aaralan natin, babalikan natin ang istorya ng mga unang Israelita. Ito yung unang lumabas sa bansang Ehipto. Marami tayong makukuwang aral sa kanila. Kahit na tayo ay mga hindi-Hudyo, marami tayong makukuha sa kanila kung paano sila naglakbay, kung paano sila nakipag-usap sa Diyos kay Moises. No? Marami tayong matutunang aral sa kanila. Eh. So yung chapter 1 hanggang 30 ng Deuteronomy, ito ay consists of 3 sermons. Eh. Kung babasahin niyo yung aklat ng Deuteronomy, si Moises ang sumulat ng limang aklat na yan eh, ang tinatawag na Torah o Pentateuch. So mayroon 3 sermon si Moises dyan. So dinilibre niya yan sa mga Israelita doon sa tinatawag na Plains of Moab. Ayan. Doon sa kapatagan ha, ng Moab, in the other side of Jordan. Ito yung lupain, excuse me, na kung saan nanirahan yung lahi ni Lot. Yung Moab at saka yung Ammonites, ha? Yung presently Jordan ngayon, yung kingdom or Hashemite Kingdom of Jordan, nasa kanan niya ng ano, ng banda ng Israel. Yung Jordan River lamang yung nag-ano sa kanila, yung pumapagitan sa kanila eh, yung Jordan River. Nasa kanan ang Jordan at nasa kaliwa ang Israel, no? Yun lang ang kanilang hangganan eh. So diyan nag-stay ang mga lahi ni Lot, no? Ang Moab at saka ang Ammonites. At kung magugulat kayo eh, itong lahi ni Lot eh, yung mga naging lahi niya ay ano, mismong dalawang anak niya ang sumiping sa kanya eh, doon sa kuweba eh. No, natatandaan niyo yung istorya niyan nung sila ay umalis doon sa Sodom at Gomorrah at ginunaw ng Diyos yung dalawang syudad at sila ay nandoon sa isang bundok na malapit sa Dead Sea. At akala noong dalawa niyang anak, sila na lang ang natirang tao sa buong mundo. Kasi ang alam nila ay winasak na ng Diyos yung Sodom at Gomorrah, na alam nila yun lang ang ano eh, yun lang ang mga lugar na kung saan ang mga tao na parang yun ang modern city nung panahon ni Abraham at saka ni Lot. Eh ginunaw ng Diyos eh sa magitan ng sulfur, you know? At ng brimstone of fire. So ngayon nasabi nung dalawa niyang anak na babae,
Sabi ng panganay doon sa bunso, kapatid, sabi niya, wala na tayong pag-asa na hindi na tayo dadami, sabi niya. Ang tanging ama lang natin ang makakatulong sa atin para dumami ang ating angkan. Mamayang gabi, lasingin natin si Tatay Lot at sisipingan ko siya, sabi ng panganay na anak na babae, upang magpatuloy yung lahi niya sa atin. Di sinipingan noong anak niyang panganay na babae si Lot nung gabing yun. Tapos yung kinaraang araw, yun namang bunsong kapatid naman ang sumiping doon sa kanyang sariling ama na kinot. Hindi alam ni Lot yan eh. Kaya nabuntis yung dalawang anak niyang babae at yung ama nung kanyang mga dinadala ay yung mismong ama nila. Incest ang tawag yan eh. Kaya yung lumitaw ang dalawang lahi o bansa sa pamamagitan ni Lot, itong Moabites at saka itong Ammonites, na ito ngayon ay modern Jordan, no? The Hashemite Kingdom of Jordan. Kaya yan ay kamag-anak ng Israel, yung bansang Jordan na iyan, no? Kaya magkatabi lang sila eh. So ngayon, si Moises ay nagbigay ng sermon sa kanila doon sa kapatagan ng Moab, no? Nung sila ay napunta ng Jordan, no? At doon ipinakita ng Diyos kay Moises sa bundok na ito ang papasukin ng kanyang mga lakalahi niya. Diyan magagaling sa Jordan eh, pagpasok sa loob ng Israel eh. Ang haba ng dinaanan nila eh. Nasa loob na sila ng teritory ng Israel eh, no? Tapos pumasok pa sila sa teritory ng Jordan, no? At kasi nga dahil sa kasalanan at katigasan ng ulo ng mga Israelita, inabot sila ng 40 years diyan. Nagwandering sila sa desert at nangamatay lahat yung mga matitigas ng ulo, yung mga pasaway, yung mga hindi sumusunod sa utos ng Diyos, nangamatay sila dyan sa ilang. At sinasabi ng aklat ng Hebreo na hindi man lang sila nabigyan ng tamang paglibing, kundi yung kanilang mga buto, kanilang makatawan, ayan doon, nakatiwangwang sa disyerto at kinakain ng mga uwak, ng mga mababangis na mga ibon, no, mga vultures. At yung kanilang mga kalansay ay nandoon lang, no, sa ilang. Ayun ay ano, bilang parusa sa kanila ng Diyos sa kanilang katigasan ng puso na hindi sila sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Ang problema nila yung mareklamador sila, no? Sila ay palaging nangungutya sa Diyos, no? Palagi silang nagrereklamo, nagrerebelde. Kaya ganun ang nangyari sa kanila. Pinabayaan ng Diyos na sila ay magkaganon at nagpatuloy ang lahi ni Israel sa paglalakbay at naiwanan yung kanilang mga ninuno na namatay sa ilang. No? Nakakalungkot 'yan eh. At dito natin makikita itong unang sermon ni Moises ay magsisimula sa Deuteronomy chapter 1 verse 4. Chapter 4, no? Chapter 1 to chapter 4, yung kanyang unang sermon sa Book of Deuteronomy. Tapos yun naman kanyang second sermon naman niya ay magsisimula sa chapter 5 hanggang chapter 28 ng Deuteronomy. Okay? Yung kanyang ikatlong sermon ay magsisimula sa chapter 29 hanggang chapter 30. So tatlo ang binubuo ng kanyang sermon. Kaya itong ating pag-aaralan ngayon ay manggagaling sa ikalawang sermon ni Moises. Okay? Yan ay kukunin natin sa Deuteronomy chapter 8 verse 1 hanggang 19. So yan ang ating pinakapaksang pag-aaralan natin ngayon. Okay? Dito muna tayo magko-concentrate. Ngayon, kung titignan ninyo sa inyong mga Biblia, sa Deuteronomy chapter 8, verse 1 hanggang 19, magaganda ang mga sinabi dito. Very specific yung mga instruction ni Moises na simpleng bagay eh, para manatili kayong tapat sa Diyos at hindi niya kayo pababayaan. Una, sa verse 1, ang sinabi ni Moises sa kanila, be careful, no? Mag-ingat kayo. Yan lang ang sabi ni Moises sa kanila. Ang ibig sabihin ng be careful o mag-ingat kayo, ay paalala o mga reminder yan eh. Caution, no? Babala. Watchful, mapagano kayo, sabihin natin na ano kayo, yung alert kayo, alert kung ano nakikita ninyo. Attention, ano? Yan ang ibig sabihin ng mag-ingat. Making sure of avoiding potential danger. Palagi kayo nakatingin sa malayo kung ano ang nangyayari, kung anong paparating, you know? Kaya mag-ingat. Yung mag-ingat kayo sa kapahamakan, kung anong mga darating, yung harm, no? Yung pinsala na mangyayari o maingat, dapat maingat. So yan ang ibig sabihin ng salitang be careful. A careful consideration of the facts, no? Isang maingat na pagsasalang-alang sa mga katotohanan. Sapagkat sila ay nasa disyerto, ay maraming maraming problema diyan,
no, sa disyerto ay unang-una mainit, ikalawa walang tubig, ikatlo maraming mga ahas diyan sa ilang, ano, at maraming mga insekto. Ah, maraming ano diyan eh, marami kayong mai-encounter diyan sa disyerto eh. At kung kayo ay nakarating na sa ano, marami sa atin na nakapagtatrabaho na sa Middle East, sa Saudi Arabia, sa Jordan, sa Syria, o kung saan-saan mang mga bansa sa Middle East, no, sa Israel meron ding disyerto diyan. Kapag kayo ay galing sa Jerusalem at pababa na kayo sa south, papunta na kayo sa wilderness ng Judean wilderness, pababa na hanggang doon sa Eilat, no, hanggang sa Beersheba. No, napuntahan ko 'yan eh nung kami na gano, nung kami nasa bus, no, galing kami ng Jerusalem at pupunta kami sa ano, sa Qumran at saka sa Dead Sea at saka sa Masada. Ano, dumaan kami diyan eh sa Judean wilderness. At makikita ninyo talagang nagiging parang disyerto na, puro mga bato na, walang puno. At doon na nakita ko yung mga nag-aalaga ng mga tupa, ng mga Bedouin kung tawagin eh. You know, yung sinasabi sa Bible, no, yung mga nag-aalaga ng mga maraming mga herds yan eh, ng mga tupa oh. Andoon nasa nando sila eh, sa Judean wilderness. At talagang ano yan, talagang may mga danger diyan eh, at saka lalo tigit may mga tao na galing sa iba't ibang lahi na naglalakbay, no? Kaya minsan eh kapag kanatsyempuhan kayo ay baka looban pa kayo, gawan kayo ng hindi maganda, no? Pag nakawan kayo ganyan eh. Ganyan ang mga kadalasan na na-encounter ng bansang Israel. Kaya nga sinabi ng Panginoong Diyos kay Moises na to follow every command I am giving you today. Sinabi ng Diyos kay Moises, sabihin mo ang lahat ng ito sa kanila upang hindi sila mawalan ng loob at hindi nila iisipin na hindi ko sila iniwanan kailanman. No? Nakasunod ako sa kanila. Ano? Huwag nilang iisipin iniwanan ko sila. Hindi. That you may live. No? Mabubuhay kayo. At increase, at uunlad kayo, at dadami kayo, and may enter, papasok kayo, at aangkinin ninyo ang lupain ng Kanaan na ibinigay ng Panginoon sa inyo bilang sumpa niya sa kanya, sa inyong mga ninuno. Ah, yung kanyang oath yan eh, to sa kanyang mga, sa kanilang mga ancestors. So yan ang pangako ng Diyos sa kanila, that you may live and increase, and may enter, and possess the land of Kanaan. So, ikalawang verse doon sa chapter 8 verse 2 ng Deuteronomy ay sinabi dito ng Diyos kay Moises, sabihin mo sa kanila, remember, no? Alalahanin nila ang aking salita, no? Remember. Ang ibig sabihin ng salitang remember ay to recall o isipin ninyo ang salita ng Diyos. Recollect, alalahanin, call to mind o isipin mo. Think of, mag-isip. No, tungkol sa pag-iisip. Put a name to or don't forget. Be sure and be certain. At maging sigurado kayo dyan. A mind that you may be able to bring to one's mind an awareness of someone or something that one has seen, known, or experienced in the past. So sabi ng Panginoon, remember the Lord. No? So how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years, ano? Kapag dumating sa buhay ng isang tao yung 40 taon, no? Tignan ninyo sa buhay ninyo ngayon, ha? Tandang-tanda ako pa nung ako ay edad na 13 anyos. Tandang-tanda ako pa yan eh, no? At after ng 40 years ay ano na? Ay dumating na sa akin yung 40 years ko eh. No, ako ay ano na, 53 na eh. So nung ako ay 13 to 14 years old, tanda ako pa yung mga nangyayari sa akin ng mga panahon 'yon, no? Kumbaga sa ano, talubata pa ako noon eh, no? At nagsisimula pa lamang akong maging ganap na tao noon, na sabihin mong ganap na lalaki, no? At ngayon, dumating na sa akin yung 40 years ko, no? Kaya nakalipas yung tinatawag na isang generation, no? Kasi ang 40 years ay isang generation yan eh. Kaya doon na ngayon masasabihin mong isa ka ng ganap na tao kapag ka nalampasan mo na yung 40 years na yan sa buhay mo. No? Kaya hindi na mo na masasabing ikaw na ay baguhan. Hindi ka na sabihin mong wala kang karanasan sa buhay kung hindi na pagdaanan mo na. You know? Yung 40 taon na yan ay marami ka nang naranasan dyan. Marami ka nang
ng mga pagsubok na pinagdaanan, no? Katulad nung nangyari kay Joshua tsaka kay Caleb, no? 40 years sila eh. At nakaano diyan, nakasurvive diyan si Caleb at tsaka si Joshua. Kaya nga sa loob ng 40 taon ay gusto ng Diyos na maging humble tayo, no? At sinusubukan niya tayo, ha? To humble and test you in order to know what was in your heart. Ayan, no? Sinusubukan tayo ng Diyos at saka gusto niya tayo maging humble, mapagpakumbaba tayo. Whether or not you would keep His command. So dalawa lang yan. Kapag ka dumarating sa atin yung ganitong mga pagkakataon, no? Nalampasan natin yung 40 years sa buhay natin, ay kinakailangan maging humble tayo sa ating sarili at saka ganap tayong sinubukan na, no? Sinusubukan tayo ng Diyos sa buhay natin. God test us. Ha? Walang hindi ano diyan. Walang hindi exempted diyan. Lahat tayo ay dadanas ng pagsubok. Kaya nga 'di ba, naranasan nating nag-aaral tayo sa eskwela, elementary, high school, college, university, hanggang ano pa yung maabot ng ating kaalaman pa, ha? Eh ako ay naging teacher din ako ng high school, ano, sa Nagcarlan, nung ako ay nando pa sa Nagcarlan noong mga 1992. Eh naranasan ko magturo, ha? Musika ang tinuturo ko eh. At naranasan kong magbigay ng ano diyan, ng exam, ha? At ang mga estudyante ko diyan, 1,000 mahigit, no? Bawat isang section ay 25, no? Meron pa akong tinatawag na night class pa, no? Sa akin ibinigay ni Doña Adela Lucido, eh, kasi siya may-ari noong Rizal Standard Academy High School 'yan eh, sa Nagcarlan eh, Laguna. At sa akin niya ibinigay yung music department. Ano? At ang hirap, no? Ang daming estudyante. So talagang kasama sa aking ano, kapag ako nagturo, meron akong quiz, may exam ako. Hindi pwedeng hindi ako magbibigay ng exam eh, kahit maraming estudyante tinuturuan ko eh, no? Para masubok ko kung sila ba'y nakikinig sa akin o hindi, ha? Sa kahit 10 tanong lang, no? At hindi mo naman pwedeng sabihin na okay lang. Eh, hindi mo alam kung sino ang nakikinig sa'yo o hindi. At saka paano mo malalaman kung sino yung mga matatalino mong estudyante para mabigyan mo sila ng grade. Eh, hindi mo naman pwedeng mabigyan ng grade ang bawat estudyante kung hindi mo sila sinubok. Kung hindi mo sila binigyan ng exam o ng quiz. Diba? Kaya nga kukunin mo sa kanila kung sino yung mga pinakamahusay na estudyante. Katulad nung dalawang 12 tiktik ni Moises, no? Yung 12 spies niya. Sino yung pinakamahusay na mga tiktik ni Moises? Si Joshua at si Caleb. Sila lamang yung dalawang mga tiktik na naka-survive sa pagsubok, no? Mga nakapasa sa exam. Dalawa lang, yung 10 bumagsak eh, ha? Kaya kinakailangan dumaan tayo diyan sa mga pagsubok kasi ang pagsubok hindi sa huli yan eh, no? Kundi sa una. Kailangan subukin muna ang isang tao sa una muna. Walang dumadaan sa huli, palagi sa una yan. Hindi ka pwedeng maging professional kung hindi ka dadaan sa tinatawag na licensure examination. No? Hindi ka pwedeng maging doktor kung hindi ka dadaan sa tinatawag na board exam. Kailangan dumaan ka dyan. Hindi ka pwedeng maging abogado kung hindi mo malalagpasan yung tinatawag na licensure examination. Lahat tayo, lahat ng mga professional ay kinakailangan makapasa sa examination para makuha mo yung license mo. Diba? Kung hindi ka dumaan sa ganoong mga pagsubok o sa mga examination, hindi mo makukuha yung number mo. No? Hindi ka magiging doktor, hindi ka magiging professional. Kaya lahat tayo ay dadaan dyan. How we respond to the test of life reveals what is really in our hearts. No? Kailangan masumpungan tayong nasubukan. Diba? Lahat tayo, dadanas tayo ng pagsubok sa buhay. Hindi pwedeng hindi tayo susubukin eh. Para malaman kung talagang totoo tayo sa harapan ng Diyos. Especially when those tests involve the everyday experience of this life. No? Kaya nga, paano natin malalaman yung mga taong gagamitin sa mga paglilingkod kung hindi sila sinubok, 'di ba? Katulad sa mga ministro, sa mga pastor at saka sa mga ano, mga naglilingkod sa iglesia. Sa amin, kinakailangan dumaan ka sa mga pagsasanay. Kinakailangan mag-aral ka sa seminaryo, sa mga Bible colleges para ano, para sanayin ka, turuan ka, 'no? Makapag-aral ka ng mga salita ng Diyos.
para pagka nakapagtapos ka na, oh, lumipas ang 4 taon o 5 taon, at ikaw ay nakapasa sa mga exam, sa mga requirements ng school o ng college, then gagraduate ka na, di ba? Oh, kapag ikaw ay nakagraduate na, o edi ano ka na, official ka ng tinanggap mo na yung ano, nasubukan ka na eh. Di ba? Nakapasa ka na sa mga requirements. Ganun din tayo mga Kristiyano. Ang sabi ng mga tao, kapag ikaw din naging Kristiyano na, ay okay na, wala ka nang dadaan ng pagsubok. Ay hindi po totoo yun. Kapag ka naging Kristiyano tayo, ay doon papasok na yung tinatawag na training na. Papasok na dyan yung mga pagsasanay, yung mga test, yung mga pagsubok. No, hindi madaling maging Kristiyano eh. No? Hindi madali. Kung masasabihin ng mga tao ay madaling maging Kristiyano, sa isip yun. Pero paano sa gawa? No? Hindi porket Kristiyano ka na, hindi ka nadadanas ng mga pagsubok, ay wala. Wala akong nakikitang ganoon. Eh, ang Panginoong Hesukristo nga nagsabi, ang sino mang sumunod sa akin, pasanin niya yung kanyang sariling krus at sumunod sa akin. Diba? O, ibig sabihin yan, ay mayroong mga test, mga pagsubok niya na ating haharapin. So ang mga mamamayan ng Israel ay madalang nakakaranas sila ng kagutom, ng kauhawan, kapaguran sa kanilang mga pagalakbay. And it was on those occasions that they become fretful. Huh? Nakakabagabag sila eh. Hindi nila alam kung anong mangyayari sa darating na bukas. No? Hindi nila alam eh. And critical sa kanilang pananaw. Hindi nila alam eh, from Egypt to the wilderness. Oh, mapanganib eh. Pero anong sinabi ng Diyos kay Moises? Hindi ko kayo mababayaan hanggat nakikita ninyo yung haligi ng apoy at saka haligi ng ulap na nasa inyong unahan ay nagpapaalala sa inyo na ang Diyos, ang anghel ng Diyos ang nangunguna sa inyo. Doon lang eh, huwag na kayo mawalan ng pag-asa. Diba? At hindi kayo pababayaan ng Diyos. Hindi niya kayo mababayaan. When God allows a difficult circumstances to test us, we will either trust God and become more mature. No? Kasi tayo, we live by faith, eh, not by sight. Yan ang sinasabi sa Hebrews. Kung tayo tumitingin sa ating paningin, sa ating nakikita sa paligid, madali tayo ma-discourage dyan. No? Mawawala na tayo ng gana. Kasi it's impossible. Kaya nga sinasabi ng Panginoong Jesucristo, yung mga bagay na nauukol sa Diyos ay posible. Kahit na yan ay imposible. No? Kaya nga, we live by faith, eh, not by sight. No? Hindi sa nakikita. Kasi kung ang tao titingin sa nakikita, wala na, madi-discourage na ang tao. Kumbaga sana mababahag ng buntot eh, sabi nga ng mga tao. No? Ganyan eh. Kaya yung 10 mga tiktik, yung mga 10 spies, nabahag ng mga buntot nila eh. No? Kita ninyo yung mga tao dun sa Kanaan eh, mga higante. Oh. Hindi tayo uubra sa kanila. May mga karwahi pa silang mga sasakyan, mga chariot sila. Ang kanya ng mga sandata ay mas advanced kesa sa atin. Oh. Para bang yung panahon ng Kastila sa Pilipinas noong araw, yung mga Kastila ay may mga kanyon, may mga modernong mga armas. Eh sa panahon nila Andres Bonifacio, mga bolo lang eh, yung mga ano lang eh, mga tabak eh. Panggapas pa ng mga damo o ng ano, ang magamit nila, mga karet. Oh. Ano pa ba ang ilalaban mo sa kanila? Parang ganoon na ang ano eh. Ang sistema eh. Yung mga Pilipino ano ang sinasagisag ng Israel, Israelita. At yung mga taga-Kanaan naman ang sinasagisag ng mga Espanyol, di ba? Ganun eh, ganun ang sistema eh. Pero ano sinabi ng Diyos sa kanila? Ako makikipagdigma sa kanila. Hindi kayo, no? Bago pa kayo humarap sa kanila, ay nagpadala na ako ng mga bubuyog sa kanila para lituhin sila. Oh, di ba? Oh. Nakipagbaka na kaagad ang Diyos sa kanila. Pupunta na lang kayo doon para lalamang limasin lahat yung mga ano, yung mga natira nilang mga ari-arian. Natalo na eh. Hindi na nga nila nagawang makipaglaban eh. Kung hindi, pulutin na lamang yung mga buti kung tawagin. Dahil pinatay na sila ng Diyos. No? O ganun kadalasan. Kaya nga, bakit pa ang mga Israelita ay magdereklamo pa sa Diyos? Eh, ang Diyos na nakikipaglaban sa kanila. Sa buhay natin, ganun din eh. Hindi naman natin nakikita ang provision ng Diyos. No? Physical. Pero nalalaman na lang natin na may nangyari. Diba? Para bagang naniniwala tayo sa amagitan ng panalangin eh. Doon na lamang tayo bumabase. Minsan hindi natin alam sa amagitan ng ating ano na matinding panalangin. Ayun, binigay na ng Diyos yung mga panalangin natin. Ganun gumagawa ang Diyos sa buhay natin. Hindi yung tinatawag na ano,
Ang sabi nga ng Panginoon, kapag ka mayroong mga taong nag-agrabyado sa iyo, ginawan ka ng masama, no? Halimbawa, chinismis ka, sinisira ang dangal mo, no? At naiinggit sa iyo, halimbawa, excuse me, at saka ginagawan ka ng masama, wala ka namang ginagawang masama sa kanila. Darating ang araw, sinasabi ng Panginoon, bibigyan ng Panginoon ng justice yung ginagawa sa iyo ng kapwa mo tao. At ipapakita pa ng Diyos kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanila bilang ganti sa ginawa sa iyo. Sapagkat hindi ka gumanti sa kanila, hinayaan mo ang Diyos ang gumawa. Ipapakita ng Diyos kung paano sila bumagsak sa iyong paningin. No? Kaya nga ganyan kabuti ang Diyos eh. Kaya nga kapag ginagawan tayo ng masama ng ating kapwa, hindi na tayo gumaganti. No? Ipinapasa Diyos na natin lahat ang mga bagay na iyan. At bahayaan natin ang Diyos ang gumawa. No? Kasi ano pa? Kung tayo gaganti, di ba? Hayaan natin ang Diyos dyan. Ipasa Diyos natin. Kaya nga, believing the promises of God and relying on the Lord to care for us and bring us through for His glory and our good. One of the hardest lessons God's people must learn, excuse me, is to accept God's will and obey Him without protest or complaint. If the Israelites had taken time to look back and recall, no? Kung kailan lang iisipin yung kanilang paglalakbay mula sa Egypto hanggang sa lupain ng Kanaan, they would have seen that each stage, yung bawat yugto ng kanilang paglalakbay, ay nagtuturo sa kanila ng marami pang mga bagay tungkol sa kanilang mga sarili at tungkol sa ating Panginoon, no? They would see themselves as living in the past and afraid of the future and doubting God's love and His ability to see them through. So their frequent complaining revealed their lack of love for the Lord. Yan ang dahilan eh kung bakit sila nagreklamo sa Diyos. Wala na silang pag-ibig sa Panginoon. Nawala na yung pag-ibig nila sa Diyos. Kung hindi, ang umiira na lang sa kanila yung kanilang tiyan. Kapag nagugutom na sila, ay doon na nila nirereklamo na ang Diyos, no? Ibig sabihin ang lahi ni Israel ay makalaman, no? Yung tiyan lang ang kanilang iniisip. Kapag sila nagugutom na, ayun, nagagalit na sila sa Diyos. At umiiral na sa kanila yung paninisi, magreklamo na sila. Kapagat wala silang pag-ibig sa Diyos eh. At yung kanilang rebellion ay nagpapakita ng kanilang lack of submission to God's will. Dalawa yan eh. Ang kanilang mabigat na kasalanan. Yung complaining at saka yung rebellion. Ha? Yung sumasagisag ng complaining, yung pagreklamo o pagrebellion, o yung pagreklamo ay yung kawalan ng pag-ibig sa Diyos. At yun namang rebellion ay yung kawalan ng pagkapapasakop sa kalooban ng Diyos. Dalawa yan. Kaya kapag ganito nakikita sa mga tao, ayan, parurusahan ng Diyos yung mga taong yan. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ng Diyos yung binasa ko kanina sa inyo. No? Na kapag hindi ninyo sinunod ang kalooban ng Diyos, ay ganito ang mangyayari sa inyo. No? Yung mga sinabi ko sa inyo kanina. At dito sa verse 3, at ang purpose ng mga test na yan ay para God humbled you. He humbled you. No? Para maging mapagkumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Para manatili tayong umaasa sa Kanya. Causing you hunger and then feeding you with manna. Yung pagkain na nanggaling sa langit. Which neither you nor our ancestors had known. No? O naging sanhi ng gutom sa inyo. At pagkatapos ay pinapakain ka ng mana na hindi mo alam o ng ating mga ninuno. Kita ninyo? Na yung pagkain kinakain nila sa disyerto ay hindi nila alam na pagkain. Kaya nga, yung sinasabi ng mga Israelita, ano ito? Nung makita nila, yun ang mana. Yun ang ibig sabihin ng salitang mana. Ano ito? What it is? Ano ito? So yun ang tanong na naging sagot sa kanilang katanungan. Ano ito? No? Pagkain yan na nagmula sa Diyos. Eh mamaya, yan eh, sinasabi sa aklat ng mga awit, eh, yan ay kinakain ng pagkain ng mga anghel sa langit yan. No? Yan ang kanilang kinakain sa langit. So in the Hebrew Bible, excuse me, manna is described twice. Once in Exodus chapter 16, verses 1 to 36, with the full narrative surrounding it, and once again in Numbers chapter 11, verse 1 hanggang 9, as a part of the separative narrative. So dalawang beses binanggit yung manna sa Lumang Tipan, Exodus and Numbers. So ang lugar na tinatawag na Tabera ito, babasahin ko sa inyo yung Numbers chapter 11 verses 1 to 35.
dito natin matatagpuan kung ano ang nangyari talagang eksakto noong na-encounter ng mga Israelita ang Diyos sa disyerto. No, hinamon ng mga Israelita ang Diyos sapagkat sila ay nagutom. Babasahin ko sa inyo sa verse 11 o chapter 11 ng Numbers verses 1 hanggang 35. So the verse 11 sabi dito, dahil sa hirap na dinaranas ng mga Israelita sa disyerto, nagreklamo sila sa Diyos. Ha? Dahil dito, naggalit si Yahweh at pinaulanan ng apoy ang isang bahagi ng kanilang kampo. Kita ninyo? Hindi pinapahintulutan ng Diyos, hindi niya tinotolerate yung pagreklamo ng mga tao. Ha? Nagreklamo eh. Nagmumurmur sila. So naggalit ang Diyos at pinaulanan sila ng apoy, no, doon sa isang bahagi ng kanilang kampo. Kaya, nagmakaawa kay Moises ang mga Israelita sa verse 2. At agad naman siyang dumulog kay Yahweh. Dininig naman siya at namatay ang apoy. At ang lugar na iyo'y tinawag nilang Tabera. Ayan, no? Yung lugar na yon. Sapagkat nagliyab doon ang apoy mula kay Yahweh. Ayan. Ngayon dito, makikita natin na pumili si Moises ng 70 pinuno sa lugar na iyon. Ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay ng mga Israelita ay nanabik sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanila ang mga Israelita. No, ito ha. Hindi lamang ang mga Israelita ang luwabas sa Ehipto. Meron silang mga kasama, mga dayuhan din na nanggaling sa Egypt. Hindi ito binanggit na. Akala lang natin mga purong Israelita lamang ang luwabas sa Egypt papunta sa Promised Land, hindi. May kasama pa rin silang mga ibang dayuhan, ibang lahi. Na yun ang nagkaroon, nagbigay ng problema sa isipan ng mga Israelita na magreklamo sa Diyos. Sila yung mga nagsusulsul. Ha? Yan yung mga mga nagtutulak sa mga Israelita na magreklamo sa Diyos. Sila ang naging problema eh. Tapos pinaniwalaan naman ng mga Israelita ito, 'di ba? At ang sabi nila, itong mga dayuhang sumama sa paglalakbay nila. Sumama na eh. No, para maging malaya din sila sa Ehipto. At kung saan pupunta ang mga Israelita, susunod din sila, no? Para bagang nakisama na sila sa mga Israelita. Eh pinayagan naman ng Diyos 'yan eh. Sino man ang sasama sa kanila ay okay lang. Pero mayroong danger eh. Kasi nga polluted ang isipan ng mga dayuhan eh. Hindi talaga tunay na naniniwala sa Diyos. At ano ang sabi ng mga dayuhang ito sa mga Israelita? At yun na nagbunsod sa kanila para magreklamo ng matindi. Ang sabi nila, ganito, kailan pa ba tayo makakatikim ng karne? Ha? Yan ang sabi ng mga dayuhan sa mga Israelita. Mabuti pa sa Ehipto, sabi doon. Doon, nahihingi lang ang isda. Kita ninyo? Doon sa Nile River, maraming isda doon. Nahihingi lang eh. Hindi mo binibili. At naaalala ba ninyo ang pipino? Oh, ito binabanggit na 'yung mga gulay na kinakain nila sa Egypt, pipino. Pakwan. Oh, meron na palang pakwan nung araw. Watermelon. Oh, meron na pala. Sibuyas. Oh, 'yan, onion, bawang, garlic at gulay na kinakain natin noon. Kita ninyo? Meron na 'yan eh nung unang panahon pa eh. Panahon pa ni Moises, panahon pa doon sa Egypt. Sa verse 6, nangihina na tayo ngayon, sabi ng mga dayuhan na ito sa mga Israelita. Walang makain dito kundi ang manang ito. Pati yung mga dayuhan ay nakakain din ng mana na galing sa langit. Oh, nagreklamo pa, inutusan pa yung mga Israelita na magreklamo sa Diyos. Oh, kita ninyo. Ang mana ay para ito. E dito ay pinaliwanag sa verse 7 kung ano yung mana, kung ano yung pagkain na ito na binigay ng Diyos sa kanila. Ito pinaliwanag sa verse 7. Ang mana ay parang buto ng kulantro. Ha? Kung kayo nakakita na ng buto ng kulantro, hindi pa ako nakakakita niyan eh. No? Parang buto ng kulantro at kakulay ng bidilyo. Hindi ko ito pa nakita eh. Ito ang laging pinupulot ng mga tao. Ginigiling nila ito o binabayo kapag niluto. Ito'y lasang tinapay na sinasangkapan ng langis. At ito'y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi. Kita ninyo? Ay, ito'y ginagawa nilang cake. Ano? Parang lulutuin muna yung napupulot nilang mana sa umaga. Pagkatapos, gigilingin nila. Tapos, babayuhin nila. At lulutuin nila. At gagawin nilang parang cake. No? At ito'y sabi, lasang tinapay
na sinangkapan ng langis, no? Nilalagyan ng langis. At kita ninyo yung binigay na pagkain ng Diyos sa kanila. Narinig ito ni Moises na magreklamo ang lahat ng mga tao, sambayanan na nakatayo sa pintuan ng kanilang mga kani-kanilang tolda, ha? Nagreklamo sila. Eh, nung marinig ng Diyos yung reklamo ng mga tao, nagalit na naman ng Diyos sa kanila. Ha? Na, nagalit ng labi si Yahweh, kaya't nanlumo si Moises. Sa verse 11, nagtanong si Moises sa Diyos. To, pakinggan ninyo yung sinabi ni Moises. Kita mo, nakakaawa si Moises dito eh. No? At sinabi ni Moises yung laman ng puso niya. Ha? Yung hinaing niya. Yung hinagpis niya. Ito, pakinggan nyo kung ano sinabi niya sa verse 11. Bakit ninyo ako ginaganito? Ang sabi ni Moises sa Diyos kay Yahweh. Anong ikinagagalit ninyo sa akin? Sabi ni Moises sa Diyos. Bakit ninyo ako binigyan ng ganito kabigat na pasanin? Ha? Dito ginamit ni Moises yung salitang ninyo, hindi mo. Ibig sabihin, more than one ang kausap ni Moises dito na Diyos. O dito maaring Elohim ang binabanggit dito ni Moises. Ha? Marami. More than two yan eh. More than ano yan. Tatlo yan eh. Kaya sabi ni Moises eh, bakit ninyo ako binibigyan ng ganitong kabigat na pasanin ang sabi ni Moises? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Sabi ni Moises oh. Aalagaan ko ba sila tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak hanggang makarating kami sa lupaing ipinangako ninyo sa aming mga ninuno? Ayaw nila akong tigilan sa kahingi ng karne, sabi ni Moises sa Diyos. Walang tigil eh, humihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganitong karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa, sabi ni Moises. Napakabigat ng pasaling ito para sa akin, sabi niya. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako, ang sabi ni Moises. Ngayon din, kaysa maghirap ng matagal. Ayo, kita ninyo yung ano ni Moises, oh. Hinaing niya. Hindi siya nagreklamo eh. Kinakausap niya ang Diyos sa mga oras na ito. Sabi niya, bakit ako ang napili mo, Panginoon? Bakit ako? Sabi niya. Sabi niya eh, sana ko kukuha ng karning ipapakain para sa ganitong karaming tao. Alam ba ninyo kung gaano karaming tao ang umalis sa Egypt? Nung ako'y nagturo sa Ontario Christian Seminary dito sa Toronto noong 1997, nagturo ako ng Bible history dyan eh, you know, sa seminary natin dito sa Toronto. Naaalala ko yung komentaring ginagamit ko ay around over 2 million ang mga Israelites na lumabas sa Egypt. No? Over 2 million ha, na mga taong lumabas. Mga 2.6 approximately 2.6 million na mga Israelites na lumabas dyan. Kaya sinabi ni Moises na saan ako kukuha ng karne para sa ganitong karaming tao? Kita niyo yun? Eh, anong sagot ng Diyos kay Moises? Sinabi na ni Yahweh kay Moises dahil dito sa verse 16, pumili ka ng 70 matandang pinuno sa Israel, ang sabi ng Diyos kay Moises. Iyong mga kinikilala ng kanilang lipi at isama mo sa toldang tipanan. Pagdating ninyo roon, bababa ako at makikipag-usap sa iyo. Babahaginan ko sila ng espiritong ibinigay ko sa iyo upang makatulong mo sila. Sabihin mo naman sa buong bayan na ihanda nila ang kanilang mga sarili sapagkat bukas ay makakakain na sila ng karne. Ayan o. Nagreklamo na naman sila. Itinatanong nila kung kailan pa sila makakatikim ng karne. Sinabi pang mabuti pa sa Ehipto at marami silang pagkain. Kaya bukas, ibibigay ko sa kanila ang pagkain gusto nila. Yan ang sagot ng Diyos kay Moises eh. Hindi lamang para sa isa, dalawa, lima, sampu, 20 araw ang ibibigay ko sa kanila. 20 days. Kundi para sa isang buwan. Ha? Isang buwan silang kakain ng karne. Laging ito ang kakainin nila hanggang sa magsawa sila at magkakandasuka sa pagkain nito. Sapagkat itinakwil nila ako at sinabi pa nilang mabuti pang hindi na sila umalis sa Ehipto. Matindi nung ano, no? Nung ginawa ng mga Israelita nung panahon yun. Hindi sila nagpasalamat sa Diyos sa pagkaligtas ng Diyos sa kanila. Sumagot si Moises sa talatang 21. Lahat-lahat ng kasama ko'y 600,000. Ah, mga lalaki lang ang binanggit dyan. Ah. 600,000 na mga kalalakihan. O ibig sabihin, ay marami yung mga dayuhang kasama nila. Ha? Kung ito lang yung mga lalaki, hindi pa kasama mga bata at saka mga babae, ay wala pa silang 1 million ha? Na mga Israelita. O,
Eh, kaya yung mga sumama sa kanila ay baka 1 milyon yan. Mga tao, ang dami, no, na sumama sa kanila. At sinabi mong bibigyan mo sila ng karne para sa isang buong buwan? O, sabi niyo ganoon. Kahit napatayin ang lahat naming hayop, pumahuli ang lahat ng isda sa dagat, ay hindi sasapat sa ganitong karaming tao. O, di ba? Sinabi ni Yahweh sa verse 23, Moises, mayroon ba akong hindi kayang gawin? Sabi ng Diyos kay Moises. Ngayon di ipapakita ko sa iyo kung totoo o hindi ang aking sinasabi. Ayan, di ba? So lumakad na si Moises sa talatang 24 at ibinalita sa mga Israelita ang sinabi ni Yahweh. Isinama niya ang 70 pinuno ng Israel at pinatayo sa paligid ng toldang tipanan. Bumaba si Yahweh sa ulap at kinausap si Moises. At ang 70 matandang pinuno ay binahaginan nga niya ng Espiritu tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos na kapangyarihan at nagpropesiya, ngunit hindi na nila ito muling nagawa. May naiwang 2 pinuno sa kampo, Eldad ang pangalan at ang isa, Medad naman ang isa. So tinawag silang kasama ng 70 ngunit hindi sumama. Gayunman, binahaginan din sila ng Espiritu ni Yahweh kaya sila'y nagpahayag din tulad ng mga propeta sa loob ng kampo. So nakita pala sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito sinabi ni Joshua na anak ni Nun at lingkod ni Moises. Bakit di po ninyo sila sawayin? O, ang sabi ni Joshua kay Moises. Ito ang sagot ni Moises kay Joshua, verse 29. Nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Ang sabi ni Moises kay Joshua. O, kita niyo, makikita niyo si Moises na hindi selfish. Hindi siya ganid sa kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa kanya. No? Hindi niya sasabing ako lang ang leader ng Israel, hindi. No? Nangangamba ka ba bang ako'y mababawasan ng karangalan? Sabi niya kay Joshua. Gusto ko ngang maging propeta at mapuspos ng Espiritu ni Yahweh ang lahat ng mga Israelita. O, diba? Ang ganda na sinasagot ni Moises. Mas gugustuhin ko pa yan, sabi niya, para may katulong ako. Sabi niya, para hindi mabigat ang aking pasanin. Si Moses at ang 70 pinuno ng Israel ay nagbalik na sa kampo. Di ba? Diyan ang makikita kung anong klaseng tao si Moses. Mapagpakumbaba, hindi siya makasarili, no? Kung hindi gusto niya na i-delegate ang tungkulin sa mga tao. So nagpadala ng napakaraming pugo si Yahweh, ang Diyos sa Israel. Si Yahweh ay nagpadala ng hanging may tangay na laksang-laksang pugo mula sa kabila ng dagat. Ang mga ito'y nagliparan sa paligid ng kampo, 1 metro, 3 feet lang ang taas ng kanilang lipad mula sa lupa at ang lawak ay 1 araw na lalakarin sa kabi-kabilang kampo. Oh, nagpadala na ang Diyos eh. So lumabas ng kampo ang mga Israelita at nanghuli ng pugo hanggang kinabukasan. So ang pinakakaunting nahuli ng isang tao ay aabot sa 10 malalaking sisidlan. Ang mga ito'y binilad nila sa paligid ng kampo, parang dried meat yan eh. Ngunit bago pa lamang nila ito kinakagat, ibinuhos na ni Yahweh ang kanyang galit sa mga Israelita at siya ay nagpadala ng isang kakilakilabot na salot. No, naggalit ang Diyos eh. Kinain ng hilaw. No? Hindi pa kinakarne, hindi pa kinakatay, kinain na. No? Sa kagutuman, ha? Sa kasabikan ng karne. Buhay pa yung mga kuwel, eh pinagkakain na. Ah, natindi talaga, no? Dahil doon ang Diyos ay nagpadala ng salot. Ha? At ang lugar na iyon ay tinawag na Kibrut Hataba. O yan, napapag-aralan din namin itong Kibrut Hataba. Sapagkat doon nalibing ang mga taong naging hayok sa karne. O kita ninyo, yung mga taong gumawa niyan, na kinain niyang hilaw, yung mga kwel, yung mga pugo, na hindi pa niluluto, ay may dugo-dugo pa yung karne, ay kinain na. Kaya pinatay ng Panginoon ng mga taong gumawa niyan. Mula roon, nagpatuloy sila ng pag-alakbay hanggang sa Hasirot. So mga kapatid, isang oras na ang nakalipas. Kaya ipapagpatuloy ko bukas itong biblical meaning ng mana. No? At medyo magtatagal pa tayo dito eh. At ipapaliwanag ko sa inyo bukas kung ano ang mana na ito. Kung ano itong binigay ng Diyos sa pagkain sa kanila sa loob ng 40 taon na maging pagkain nila hanggang sa sila ay makarating sa Promised Land. Ano ito? Bakit ito ibinigay ng Diyos sa kanila? Ha? Na ibinigay ng Diyos yung pagkain ng mga anghel sa langit para ibigay sa kanila? Ito ninyo, ganun kamahal ng Diyos ang tao
No, ibibigay niya kung ano ang nasa langit. Ibibigay niya para magkaroon ng pagkain ng kanyang mga nilikha. No? So mga kapatid, ako po yung magpapaalam na sa inyo sapagkat isang oras na nakalipas at marami pa akong ibabahagi sa inyo. No? Kasi parang gumabalik tayo sa kasaysayan. Eh. Gumabalik tayo sa istorya ng mga Israelita. Kasi marami tayong matututunan sa kanila. Eh. Kasi itong aklat ng mga Hebreo ay para ang review ng buhay ng mga Israelita sa lumang tipan. Eh. Kaya marami tayong matututunan sa kanila. So maraming salamat mga kapatid at magpapaalam na ako at bukas na natin itutuloy itong ating series na ito. Pagpalayan tayo ng Diyos sa panibagong araw na ito na dumating sa ating buhay at mahaba-haba pa ang ating isang linggong tatahakin. Ano? Pagpalain kayo ng Diyos at saan man kayo naroroon at ano man ang ginagawa natin ay mabigyan natin ang karangalan ng Diyos. Paglingkuran natin siya sa naabot ng ating kaalaman at ng ating kakayahan at hindi niya tayo pababayaan. So purihin ang Diyos sa bawat isa sa atin at magpapaalam na ako. Have a great day mga kapatid at God bless you all and bye now.